Kwentong ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano yun? Nagdadalang tao ako. Totoo ba yun? Oo, magiging ama ka na. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Bagay sa kanya ang pangalang Bidasari. Oo nga, mahal, kasi ang ganda-ganda ng batang ito. Sa sobrang ganda ng batang ito, baka pag-iinggitan siya ng lahat ng mga tao. Ano ang dapat gawin? Alam ko kung ano ang dapat gawin, mahal. Oh, sige, ito na. Tago ka, Bidasari. Sige, Mindra. Bidasari! Alam mo, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng taong na nakita ko. Buti naman ganyan. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sige, aalis muna ako. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Ba't ganun? Kahit kasal na kami, labis akong nangangamba na baka balang araw ay maagaw ako siya ng ibang babae. Sana hindi darating ang panahon na baka balang araw makakita siya ng magagandang babae dito. Alam ko na ang dapat kong gawin.
mga kawal! Ano po yun, mahal na Reyna? Dumayo kayo at hanapin niyo ang babae na mas mahigit pa sa aking kagandahan. Ngayon din! Opo, mahal na Sultana. Hinahanap natin. Ika nga, bukan natin tanungin. Tao po, mga... Ano po yun? Pwede po ba magtanong? Oo. Kilala mo ba si Bidasari? Oo, anak ko siya. Bakit? Dahil nais ni Sultana Lidasari na mapuntahin siya sa palasyo. Kaya tatawagin ko muna ang anak ko. Anak, Bidasari, halika nga dito. Inay, bakit po? May naghanap sa'yo. Iya, pwede po bang sumama ka sa amin sa palasyo? Sige po, Inay. Basta ingatan niyo ang anak ko. Opo, okay. Mag-ingat ka, anak. Magandang araw po, mahal na Reyna. Ako po pala si Bidasari. Ah, ikaw pala. Ikaw pala ang maganda dito sa atin. Hala, sige, ikulong siya at parusahan. Bakit po? Ano po bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Masusunod po, mahal na Sultana. Ano ba? Kasalanan sa inyo. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Kasalanan? Ha! Kasalanan mo lang naman ay naging maganda ka. At hindi yun totoo dahil mas maganda ako sa'yo. Tingnan natin kung saan magtatagal ang iyong ganda. Aray! Aray ko! Tama na po! Kawal! Para saan mo ba siya? Po, susunod. Wala rin na. Aking pagpaparusa sa'yo. Hindi ko na po kaya, mahal na Reyna. Hirap na po ako sa pagpaparusa niyo sa akin. Kung nais niyo po akong mamatay, kailangan niyo pong punin ang isdang binto sa hardin ng aking ama. Totoo ba ang iyong sinasabi? Hindi po ako maaaring magsinungaling sa inyo sapagkat hirap na po ako. Kung gayon, mga kawal! Kunin niyo ang gintong isda sa kanilang hardin at dalhin niyo dito. Nasaan na kayo yung isda? Ayun! Ang gintong isda! Kunin mo! Huwag ka muna yung sandata ko. Kukunin ko ang isda. Itong isda, tsak na matutuwa si Suntano nito. Mahalin na Reyna, ito na po ang gintong isda na sinasabi ni Bidasari. Pakilagay mo dito at kunin mo si Bidasari. Susunod po, mahalin na Reyna. Tumayo ka at nagkita na namin. Magaling kawal, makakaalis ka na. Nakuha ko na ang iyong gintong isda. Anong dapat kong gawin dito? Ang kaluluwa ko ay nandiyan sa isda. Pagsapit ng umaga, kailangan mong ikuntas yan. At pagsapit ng gabi, kailangan mong ibalik sa tubig. Nang dahil doon, mamamatay na ako.
gagawin ko tong kwintas. Ano kaya ang pangalan niya? Bakit kaya hindi siya magising? Maghihintay na ako hanggang gabi. Nakaliwanag naman ang buwan ngayon. Para tuloy umaga. Ha? Sino ka? Bakit ka nandito? Binibini, huwag kang matakot. Ako nga pala sa Sultan mong Indra. Nakita ko ang bahay na ito habang ako ay nangangaso. Tawarin niyo po ako, Sultan. Ngunit hindi ko po maaaring sabihin sa inyo. Bakit? Bilang isang sultan, utusan kitang sabihin ang lahat ng nangyari sa iyo. Ganito po kasi yan, Sultan. Yung asawa mo na si Bidasari, ginawa niya akong alipin at pinaparusahan kasama ang kanyang mga kawal. Sigurado ka bang si Bidasari iyon? Opo, si Bidasari iyon, yung asawa mo. Maligaya ang pagdating aking mahal. Anong mahal? Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong kilala mo si Bidasari. At nahanap ko na ang babaeng higit na mas maganda kaysa sa iyo. At ang itong koronang ito, hindi ito nang bagay sa iyo. Ano ba? Sa akin to at nararapat to sa akin. Para to sa babaeng pinakamamahal ko. At siya ay si Bidasari. Parang awang nga. Huwag mo akong iwan! Anong parang awa? Naawa ka pa kay Bidasari? Hindi, di ba? Ang dapat sa'yo, mamatay! Okay na yan. Ako lang ang tanging nararapat na mag-train na! Kasi ito, pinakamamahal kong Bidasari. Magiging gamot to sa mga sugat ni Bidasari. Bidasari, anak ikaw ba yan? Hindi po ako si Bidasari. Ang pangalan ko po ay si Sinapati, anak ng Sultan ng Kimbayat. Sino po ba yan si Bidasari? Si Bidasari ay aking anak at kamukhang-kamukha ko po kayong dalawa. Ganun po ba? Anak, may nakita akong kamukhang-kamukha mo. Sino po yun, ina? Ang pangalan niya ay si Sinapati. Anak, hindi kita tunay na anak. Ampun ka lang. Anak, ikaw ang nawawalang anak ng Sultan ng Kimbayat. Hindi ko to sinabi sa iyo agad kasi natatakot kaming mawala ka sa amin. Naiintindihan ko yun, inay. Inaalagaan mo naman ako ng maayos. Sinapati, ba't may corona ka? Sino po ba kayo? Ako ang asawa ng Sultan ng Kimbayat. Ako po si Bidasari, ang asawa ng Sultan ng Hindarapura. Kamukhang-kamukha mo si Sinapati. Sinong mga magulang mo? Hindi po sila ang tunay kong mga magulang. Napulot lang po ako sa tabi ng ilog. Ilog? Doon ko pinanganak ang nawawala kong panganay at matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi kaya't ikaw ang aking nawawalang anak? Siguro. Doon wala ang tunay ko. Ang tagal-tagal kitang hinanap, anak. Mahal na mahal kita. Ang saya ko at nahanap na kita.